Kapatid, ako ang inyong apostolikong lingkod. Halina dito sa amin at kayo'y sumunod. Bye, sambahan naming nakataguyod, nagsusumikap, maging mabuti mga tagasunod. Ah, ano po yun? Kayo po ba may katanungan? Ah, sige lang po, ako'y medyo naguguluhan. Tanong ko lang po si sister ng magkaintindihan, paniguradong atin itong malalampasan. Sister, pwede mo ba akong matulungan? Nakakainis kasi, ang dami niyang katanungan. Eh, magaling ka naman. Tss, ikaw na gumawa ng paraan. Ang pananatili ng apostolikong pagkakakilanlan, bakit hirap gawin ng karamihan? Magaling tayo sa loob ng bahay sambahan o kaya kapag kaharap ang isang apostolikong kaibigan. Pero, paano kung wala si pastor na nakatingin? Parehas pa rin ba ang ating mga mithiin? Paano kung tayo ang pilit na manghilain? Madali ka din bang hihimukin? Tinataas natin ng kanyang pangalan, patuloy ang papuri sa kanyang kadakilaan. Alay natin ay papuri at pasasalamat sa makapangyarihang Diyos na tapat. Ngunit, parang may mali. Unti-unting nalalamig ang bawat sandali kung kailan pinili natin muling sumampalataya. Saka naman ang puso'y pilit kumakawala. Dapat sana ang pananampalataya may buhay. Pero sa bawat oras, nawawala at nanlulupaypay. Sa bawat pagsigaw ng Ikaw, Diyos, sapat na! Sa pagsipan ay puro reklamo at mga sana. Sana huwag na mangaral si Pastor tungkol sa kabanalan. Sana pakiligin na lang kami tungkol sa pagmamahalan. Sana sagit lang mangaral si Pastor para sa ML Tournament makahabol. Sana'y nasa bahay na lang. O di kaya'y nasa trabaho, tumatakbo ang oras, sayang ang sweldo. Sana oras na para mag-basketball, paulit-ulit na lang tayo sa mga sanaol. Ika nila, hindi ko kayang panindigan yung mga bagay na aking nasimulan. Marahil, isa ito sa mga dahilan kung bakit di ko maramdaman ang kasiyahan. Pinipilit kong ako'y maintindihan na mundong aking ginagalawan. Hinahanap ng puso ang sinasabing kasiyahan. Pero mas ramdam ko ang kakulangan. Ang Diyos ay makikita sa lahat ng dako. Pero ito ang problema nating mga tao. At yan nga ang Diyos na naghihintay sa'yo, makamundong bagay pa rin ang hanap mo. Ngayon, alam ko na kung bakit ako nahihirapan, punong puso ng galit at kalungkutan. Saka ko na lang ba'y papasok sa aking isipan, kuhuli na at tuluyan ng mahirapan. Sa kagustuhang matanggap ng sanlibutan, ang Diyos ay akin nang nalilimutan. Di ko na nagagawa ng paraan, mga simpleng bagay tungo sa paroroonan. Sa pagkikipag-usap natin sa Diyos, tayo pa ay nag-iikahos. Sa pagpunta sa bahay-sambahan, nagdadaig pa rin ng katamaran. Ang simpleng pasasalamat, nagkakaroon pa ng lamat. Ang gustong pananamit, binabago pang pilit. Ang pagbibigay galang sa iba ay pakikipagtastigan na. Ang pagtulong man lang sa iyong kapatid, hinahanapan pa natin ng kapali. Kaya huwag ka nang magtaka kung landas mo ay mawala. Dahil ang mga nakasulat sa Biblia, di mo na binibigyang halaga. Hindi na mabilang sa ating mga daliri, mga lecture, preaching na. Narinig mo na rin naman dati na kung tayo man sa kanyang mananatili, mapapatawad tayo. Pero bakit nangyayari palagi? Hihingan ng tawad sa kanya ang pagkakasala. Pagkakasalan nating binabalik-balikan pa. Pinapaikot-ikot lang masamang ugali. Sinasamantala ang bawat sandali. Ba't paulit-ulit natin itong ginagawa? Dahil ba alam natin siya ay may awa? Hindi ba natin kayang magsawa? Sa kanya ba'y hindi tayo nahihiya? Oo, bilang apostoliko, tayo din nadanas ng kahirapan. Pero huwag tayong papapekto sa mundong ginagalawan.
na kahit pilit kang hinihila ng sanlibutan, sa kanya pa rin mananahan, magpakailanman. Madami pa tayong matutuklas na pagbabago. At kahit anong mangyari, magpalakas pa rin tayo. Kung ang lahat ay mananatili pa rin misteryo, kapit lang sa pagmamahal niyang totoo. Kung ako ay magiging ordinaryong Kristiyano, na kapag may matang nakatingin lang, ako ay susunod, sa bahay-sambahan lang magpapakapagod dahil doon, sarili ko lang at kapatid ang nais malugod. Pero ating tandaan na hindi yun sipat. Hanap pa rin niya ang pagiging tunay at tapat. Hindi yung kulang o mga bagay na may lamat, kundi sa Kristiyanong kayang ibigay ang lahat. Kung nais natin maging tapat na apostoliko, ipakita natin sa iba ang tunay na pagbabago, na kahit saan mang dako ng mundo, masasalamin sa atin ang buhay ni Kristo. Ako, isang tapat na apostoliko.